Mga kababayan, patuloy po tayong magbibigay ng mga impormasyon para po sa kapakanan ng mga Pilipino, bagaman tayo ay pilit na nire-report dahil sa ating mga content. Ang sabi nga, ang nagpapakababa ay itinataas matapos makakuha ng $8.5 billion na business deal si Pangulong BBM mula sa Indonesia ay umakyat ito sa $14.36 billion. Imagine that! Ang conversion ng dollars to peso ngayon ay 57, kaya ibig sabihin ay nakakuha si PBBM ng 818 billion pisong deals mula sa Indonesia at Singapore. Amazing, di ba? Praise the Lord! Iba talaga kapag ang Diyos ang gumagabay sa Pangulo. Eh baka sabihin ng mga dilawan na tayo ay nagjo-joke lang at nagpapakalat ng fake news. Ay hayaan niyong gamitin natin ang balita ng Inquirer. Inquirer po yan at legit yan, kaya malamang namang walang masasabi ang Rappler at Vera Files dyan. Narito ang balita ng Inquirer na pamagat na Bongbong Marcos reaps $14.36 billion in investment pledges abroad. Sulat yun ni Daphne Galvez noong September 8, 2022. Bago tayo magpatuloy, ay tiyaki naka-follow kayo sa ating bagong page at YouTube channel. Maaari din ninyong i-share ang ating mga videos para makarating sa maraming Pilipino. Narito ang buong detalye ng balita ng Inquirer. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong Miyerkules na nakakuha siya ng $14.36 billion na halaga ng mga pangako sa pamumuhunan sa kanyang katatapos na inaugural state visit sa Indonesia at Singapore ngayong Linggo. Ang mga ito, aniya, ay nasa mga sektor ng renewable energy, data center, e-commerce, broadband technology, startups, government housing at agriculture. Ang mga pangako ay nakapaloob sa 10 Letter of Intent at 12 Memorandum of Understanding mula sa 22 Indonesian at Singaporean investors. Susuportahan ito ang mga pagsisikap sa pagbawi ng ekonomiya ng ating bansa at lumikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino dito sa ating bansa, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang talumpati sa kanyang pagdating sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 2. Ipinunto niya na ang pag-secure ng mga dayuhang pamumuhunan na isa sa kanyang mga pangako sa kanyang unang State of the Nation Address na nagsasabing ang mga na-secure mula sa Indonesia at Singapore ay simula pa lamang. Gagawin ng gobyerno ang lahat, gagawin ng gabinete ang lahat, gagawin natin ang lahat ng mga ito na sinimulan natin sa mga unang pagbisita sa Estado ay magiging makabuluhan at makukumpleto hanggang sa marandaman ng mga ordinaryong tao ang epekto ng investments na iyon, sabi ni PBBM. Inaasahan nating gagawin ang detalyadong gawain na kinakailangan upang maisakatuparan ang lahat ng mga panukalang ito at iyon ang gagawin natin lahat ngayon sa gawaing ito. Hindi tayo titigil hangga't hindi tayo nakakabalik at sasabihin na ang mga MOU at letter of intent na ito ay magbubunga ng mga resulta, dagdag niya. Inilarawan ni PBBM ang kanyang inaugural state visit sa dalawang kapitbahay sa Southeast Asia bilang mabunga at nakakainganyo. Naalala niya kung paano siya nakipagpulong kay Indonesian President Joko Widodo para sa komprehensibong pag-uusap sa pangkalahatang bilateral ties sa Indonesia na sumasaklaw sa defense, security, maritime cooperation, trade and investments at people-to-people ties. Sinabi rin niya na napag-usapan nila ni Widodo ang delimitation ng bawat isa sa mga bansa. Binago namin ang aming pangako sa mas malakas na kooperasyong bilateral bilang mga miyembro ng ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, at bilang dalawa sa pinakamalaking maritime na bansa sa buong mundo, sabi ni PBBM. Kapansin-pansin na pag-usapan namin ni Pangulong Widodo ang delimitation ng ating mga boundaries ayon sa ating mga continental shelves na umaasa akong maari maging isang template para sa paglutas sa mga salungat na claim, dagdag niya. Napag-usapan din nila ang tungkol sa pag-import ng Pilipinas ng mga pataba mula sa Indonesia at pagtaas ng pag-import ng carbon para sa supply ng enerhiya ng bansa, ani ni Marcos. Naaalala rin niya ang kanyang paipagpulong kay Singapore President Halima Yacoob at punong ministro Lee Hsien Loong kung saan itinampok nila ang malalim at pangmatagalang pagkakaibigan sa pagitan ng Pilipinas at Singapore. Ang mga pagbisita ay nag-alok din sa atin ng pagkakataon na makipagpalitan ng kuro-kuro sa mga pinuno ng Indonesia at Singapore sa mahalagang isyo sa rehiyon at pandaigdigan na nakakaapekto sa seguridad sa ating rehiyon, sabi niya. Napagtanto namin ang ating mga tungkulin bilang kapitbahay at kasosyo sa ASEAN. Lahat tayo ay may pananaw na sa panahong ito ng geopolitical na kaguluhan at kawalan ng katiyakan,
Pagkakaisa, paggalang sa isa't isa at ang prinsipyo ng soberanong pagkakapantay-pantay ay dapat na laging mangingibabaw sa ating mga pagsisikap na itaguyod ang kapayapaan at katatagan at isang kapaligirang nakakatulong sa ating patuloy na pambansang kaunlaran, dagdag ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa kanyang mga pagbisita sa Estado, sinabi ni PBBM na nasaksihan din niya ang paglagda ng mga kasunduan sa Indonesia upang palalimin ang ugnayan mula sa depensa, seguridad hanggang sa malikhaing ekonomiya at maging sa kultura. Idinagdag niya na ang Pilipinas at Indonesia ay sumang-ayon na ituloy ang magkasanib na aktibidad para sa susunod na 5 taon. Samantala, nilagdaan ng Pilipinas at Singapore ang mga kasunduan sa paglaban sa mga kalaban ng gobyerno, personal data protection, digital cooperation, water resource management at investment, ani ni Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na siya at ang Philippine Economic Team ay nakipagpulong din sa mga sektor ng negosyo ng dalawang bansa kung saan ipanaliwanag nila ang mga patakaran at prioridad sa ekonomiya ng administrasyon upang isulong ang Pilipinas bilang isang destinasyon ng pamumuhunan. Ang Indonesia at Singapore ay pangunahing kasosyo sa kalakalan at pamumuhunan ng Pilipinas. Higit nakapansin-pansin, ang Singapore ang ating nangungunang trading partner sa ASEAN at ika-6 sa buong mundo at ang ating nangungunang pinagmumula ng mga naaprubahang pamumuhunan noong nakarang taon, aniya. Sa kanyang mga paglalakbay, binisita rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga pamayanang Pilipino sa Indonesia at Singapore. Samantala, sa iba pang detalye ng state visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Singapore ay narito naman ang ulat ng Philippine News Agency na ipinabagat na Marcos, SG leaders want conducive environment for COC talks. Sulat ito ni Joyce Ann L. Rocamora o Rocamora noong September 7, 2022. Narito ang buong detalye. Ang South China Sea at ang pangangailangang mapanatili ang magandang kapaligiran para sa Code of Conduct o COC na negosasyon ay kapilang sa mga isyong tinalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng mga pinuno ng Singapore sa unang pagbisita ng Estado sa Singapore. Sa magkasanib na pahayag, hinangad ni na Pangulong Bongbong Marcos, Singapore President Halima Yacob at Prime Minister Lee Hsien Loong ang isang matatag na South China Sea habang inulit nila ang panawagan ng Association of Southeast Asian Nations ASEAN para sa peaceful resolution of disputes nang hindi gumagamit ng banta o paggamit ng dahas. Binigyang din nila ang kahalaga ng buo at epektibong pagpapatupad ng Declaration of Conduct ng mga partido sa South China Sea sa kabuuan nito at upang magsagawa ng makabuluhang negosasyon tungo sa pagtatapos ng isang epektibo at mahalagang Code of Conduct sa South China Sea, alinsunod sa international batas, kabilang ang 1982 UN Clause, United Nations Convention on the Law of the Sea, sabi ng pahayag na inilabas ng Department of Foreign Affairs, DFA. Sinabi ng tatlong pinuno na dapat ding pangalagaan ng COC ang mga karapatan at interes ng lahat ng partido sa South China Sea. Ang China, Pilipinas at ilang iba pang littoral states ay nakakulong sa isang territorial dispute sa Vital Sea Lane kung saan inaangkin ng Beijing ang humigit-kumulang 80% sa ilalim ng 9-dash line ito. Ang COC, isang balangkas na magtatatag ng isang hanay ng mga panuntunan upang pamahalaan ang mga tensyon sa lugar ay nasa ilalim ng negosasyon sa pagitan ng China at ng ASEAN. Bukod sa South China Sea, tinalakay din ng tatlo ang sitwasyon sa Myanmar at ang patuloy na digmaan sa Ukraine. Nanawagan sila para sa pagpapalaya sa lahat ng mga detinadong politikal sa Myanmar kabilang sina President Yu Win Myint, State Councilor Aung San Suu Kyi at ang mga dayuhang detinado. Ang mga pinuno ay nagpahayag ng malalim na pag-aalala tungkol sa sitwasyon ng Myanmar, kabilang ang matagal na krisis pampolitika sa bansa at ang kamakailang pagbit sa 4 na aktivistang oposisyon, pinasa ang pahayag. Hinimok din nila ang Myanmar na iwasan ang mga aksyon na makakasama sa tuluyang pambansang pagkakasundo sa Myanmar habang nagpahayag sila ng pagkabigo sa limitadong pag-unlad sa pagpapatupad ng ASEAN 5-point consensus. Sa Ukraine, binigyan din ng mga pinuno ang matinding suporta ng Pilipinas at Singapore para sa international batas at ang mga prinsipyong nakasaad sa UN Charter.
Mahigpit nilang hinimok ang lahat ng partido na gumamit ng diplomatiko at mapayapang paraan at iwasan ang higit pang paglalaan ng humanitarian crisis sa estado ng silangang Europa. Ang Singapore ang pangalawa at huling paghinto ni Pangulong Marcos sa kanyang apat na araw na inaugural state visit kung saan ang Indonesia ang una na nagpapahiwatig ng kahalagahan ng Pilipinas sa mga kapitbahay nito sa ASEAN. Sa parehong paglalakbay, binigyan diin ni Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang mga katapat ang pangangailangang palakasin ang ASEAN centrality and unity. Sa Singapore, ang mga pinuno ay gumawa ng pangako na malapit na makipag-ugnayan o malapit na makipag-ugnayan at magbigay ng mutual na suporta sa international at regional na forum, partikular sa ASEAN at iba pang mekanismong pinamumunuan ng ASEAN. So ayun na nga po mga kababayan ang mga mahalagang pangyayari sa state visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Indonesia at Singapore. Imagine, dalawang bansa pa lang yan pero nakapagdulot na agad yan ng magandang simula at makapagbibigay yan ng trabaho sa mga libo-libong mga Pilipino. Gaya ng sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos noon, trade, not aid. Kailangan natin ng trading sa ibang bansa, hindi yung tulong na mayroong kapalit. Ganito dapat. Kumustahin naman natin kung anong trade ang ibibigay ng Amerika sa Pilipinas. Kung ito magagawa ng mga kapitbahay natin sa ASEAN, tiyak na ang future ng ASEAN ay magiging mas maningning kaysa sa European Union. Mayroon tayong nabasa noon tungkol daw sa Maharlikan currency na nais na mangyari ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noon. Pero ito naman ay hindi kumpirmado kaya hindi ko ito sinishare sa inyo. Pero ayon sa akin nabasa, ang magiging currency ng Southeast Asian Nations ay isa lang tulad ito ng ginawa ng European Union pero sabi nga wala pa tayong research tungkol sa bagay na ito baka tayo makasuha ng fake news ng Rappler at Verifiers. Muli po mga kababayan, suportahan ninyo ang bago nating page, paki-follow po ang Philippine Reports at paki-subscribe na din po gayon din ang ating YouTube channel. Paki-share din po ang ating mga videos para mapanood din ng ating mga kababayan. At sa huli, kung meron po kayong question, ay pakisulat na lang po ito sa ating comment section dahil binabasa po natin ang mga inputs at recommendations ninyo. Salamat po at God bless us all.